Pwedeng mga hospital pag walang bakuna. Okay, eto po, tinitingnan din natin yung ibang listahan ng una ng binanggit, no, na pwede rin ma-prioritize na yung may mga posibleng ganyang sakit. Pero meron po kasing iba, doctor, no, na meron ding agam-agam pa rin kung bakit ayaw nilang magpabakuna ng kanilang mga anak. No. Pwede po bang pakipaliwanag? Bakit po mahalaga na mabakunahan po sila? Okay, so unang-una, no, nandito tayo ngayon sa loob ng pandemya na nakikita natin na hindi lang ang medyo matanda na or yung mga adults ang nagka-COVID, no? Base dito sa mga datos natin, ang mga bata ay also vulnerable, no? Hindi lang ganun kadami kumpara sa adult, pero kung kailangan natin makakuha tayo ng herd immunity, ikabuuhang population, including those mga bata na dapat mabakunahan. Pangalawa, Ruth, no? Itong mga pinaprioritize ng government natin, itong may mga comorbidities, no? Gaya din ng mga adult yan, no, na may mga comorbidities, mas lalala ang kondisyon nila pag nadapuan sila ng COVID-19, no, kumpara doon sa mga healthy na walang comorbidities. So, mas i-prioritize natin sila na maprotektahan para hindi naman sila ma-hospital at hindi mag-develop ng severe and critical COVID. Mm-hmm. Tapos totoo rin po ba yun na parang may observation na because of the Delta variant, parang mas recently daw mas maraming mga bata or minors yung nagkaka-COVID? Yes, totoo yan, no? Kumpara doon sa surge na na-experience natin noong March at kumpara ngayon, mas marami-rami ngayon na mga bata ang nakakuha ng infection at nakikita rin natin mas medyo mas tumataas ang mga bata na nagka-hospital because of the COVID-19 at hindi lang adult ang nakita natin na mga nag-develop din ng severe COVID. Tapos yung isa ko pa pong nakita na para sa sistema ngayon, para sa mga bata, ay gagawin po yan muna initially sa mga ospital. Ano po, may nilabas na listahan. Paki-explain nga po bakit dyan po muna talaga sa mga ospital at hindi sa mga, halimbawa, yung iba, mga open court, yung mga ganong venues po. Oh, kasi ang mga bata, no, because of their age, no, mas fragile sila. So ang pagpabakuna nila, being bago itong bakuna, mas maganda sa ospital dahil at least doon, kung makikita natin ang ma-monitor natin yung mga adverse event. At importante na makita din sila ng mga talagang nasa hospital setting at mga doktor na kabisado sa pangbakuna sa mga bata. Kasi we need to monitor especially the adverse event sa mga bata. Nakitaan naman na safe ang mga bakuna, pero manigurado lang tayo na nasa hospital para at least ma-monitor natin closely itong mga edad na to na binabakunahan. Yan po yung parang monitoring immediately after the vaccination. Pero may mga nabalitaan po ba kayo na possible side effects, kung meron man, para sa mga bata? Oo. Ang nakita doon sa mga data, no, yung sa Moderna at sa Pfizer, ang pinaka-common pa rin ng mga side effects sa mga bata ay yung injection site na masakit, no, or minsan namamaga ng konti. Tapos merong iba na lagnat, masakit ang ulo, no? Masakit ang katawan. So kagaya din ng mga side effect or adverse event na nakita natin sa mga adult, most of these adverse event are self-limited, no? Nawawala din, no? At saka hindi delikado, especially for this age group. Banggitin ko na lang tong ibang comments and questions sa Facebook natin, no? Si Mamala Flores, I don't know kung masasagot niyo po ito, doctor. Priority daw po ba yung mga minors na may Down syndrome? Hindi ko napansin if nasa list yun. Kasama din yan sa mga tinatawag natin na may mga comorbidities, no? Napaka-specific na lang yan, pero at least kasama pa rin yan sila. Mm-hmm. Etong si Deling Ayuban, sabi niya ayaw niya daw sa ospital kasi marami daw may COVID. Comment po yan dito sa Facebook. Siguro, how can you assure yung mga parents and even yung mga menor de edad na safe po kung sakaling dun sila magpapabakuna sa mga ospital? Okay, so pag ang isang ospital binigyan ng designation na magbabakuna, no? Sigurado yan, naka-set up na yan na itong mga area kung saan gagawin ang bakunahan ay safe at saka hindi delikado na makakuha ka ng mga infection galing doon sa mga pasyente sa ospital. No? At ginagawa din naman yan, no? May mga outpatient tayo, nagsiserve pa rin tayo sa mga outpatient ng sa mga pasyente na hindi kailangang i-admit. Like, halimbawa, dito sa San Lazaro. So,
may mga designated areas na nandun lang ang outpatient at hindi makapasok doon sa main hospital na setting.